Welcome to News 5 Everywhere. Mga kapatid, sawa na ba kayo sa pagbabanding na inyong nakasanayan tulad sa mall, parke, resort at kung saan-saan? Bakit hindi niyo subukan isang lugar na makasaysayan? Ito po ang lalawigan na kay Pepe ipinangalan, ang lalawigan ng Rizal. Kilala ang bayan ng Angono bilang arts capital of the Philippines. Sa bayang ito, isinilang ang ilang sikat na artist sa ating kasaysayan, gaya na lang ng pintor at skultor na si Carlos Botong Francisco at ang musikerong si Lucio San Pedro. Ito po ang Doña Aurora Street, kung saan makikita ang nililok na imahe ni na Lucio at ni Botong. Ito po ay ginawa bilang pagpupugay sa kanila. Sa eskinita rin ito, direktang mapapasyalan ang tirahan ni Carlos Botong Francisco na nasa pangangalaga ngayon ng kanyang apo na si Carlos Totong Francisco II. Kaya nga po pala akong napadpad rito, para kung masilip ko sana yung mga naiwang alaala ng inyong dakilang lolo. Well, meron ditong studio ang lolo. Dito nakalagay yung lahat ng mga naiwan niyang gamit. Kubang medalya bilang siya ay hinirang na pambansang alagad ng sining, makikita ko rin. Tama ka, nandito doon yung kanyang National Artist Medal. Ano pa hinihintay natin? Ipapasyal ko na kayo. Okay, Maya. Nakabaliktad na. Ang bahay ni Botong ay isa sa mga lugar na dinarayo ng mga turista rito sa Angono. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Yan po ang awiting may pamagat na sa Ugoy ng Duyan. Ito naman ay nilapatan ng musika ng dakilang taga-Angono na si Lucio San Pedro. At kung inyo pong mapapansin, sa isang bahagi ng kalye dito sa Doña Aurora, ayun po ay inyong mababasa at nakalagay talaga para naman mga kabataan ito mismo ay makita. Hindi pa nagtatapos dyan ang ating pamamasyal. Dahil sa kabilang kanto lang, isang museum daw ang dinadagsa kung bakit alamin natin yan. Gandang araw po. Gandang araw. Napalitan ko po kasi nandito raw po si Angono. Isa ito sa mga pinakamalalaking museum. Sa katunayan, ang mga paintings na rito gawa ng tatay ko, nanay ko, pito magkakapatid, at saka mga apo. Yung obra na naka-exhibit ito sa museum, umabot ng 425. Tara po, simulan na natin. Baka gamitin pa ako. No? Dahil pala. Talikay sa... Bawat obra rito ay tila may buhay. May istoryang gustong ikwento at ipahayag sa bawat taong makakakita nito. O teka, gutom na ba kayo? Siyempre kasama sa trip natin ang mga tsibog na nakabubusog. Unang araw po. Araw naman, kumusta ka? Ayos lamang po at siyempre po, ako'y kaya na pa rito. Talagang gutom na ako. Ano po ba ang specialty nyo rito? Marami kami rito mga pagkain, Pilipino. Pero bukod doon, marami rin kami tinatawag na exotic food. At yan ang gusto ko ipatikip sa'yo. Habang inaantay ang inyong mga order, pwedeng-pwede ninyong ikuti ng restaurant para inyong masilayan mga artworks na wow na wow! Yung pala ka, huling kain ko nito binata pa ako, mga 7 taon na mahigit. Ito namang hantik, tagal na akong kinakain ito kinakagat Hindi ko alam na pwede rin pala, first time ko. Pero masarap naman talaga siya. Ito talagang uok, nako first time. Pero gagawin ko to, dahil alam naman sa makata, buong loob, siraan labas. Medyo makunat siya ng konti, pero yung juice sa loob, pag nakagat mo na pala siya, lalabas. Doon na, mararamdaman nyo na yung ibang lasa na talaga namang wala sa ibang pagkain. Bago mo raw iwanan ang lalawigan ng Rizal, ay huwag mong kaligtaang pasyalan ang Angono Binangonan Petroglyphs. Ang lugar na ito ay pinaniniwalaang naging bahay o silungan ng ating mga ninuno. Sa malaking bato, nakaukit ang petroglyphs na sinasabing the oldest work of art in the Philippines.
Makikita sa malaking bato na ito ang mga inukit na figura ng mga insekto, hayop, ina, anak at iba't-iba pang simbolo na pinaniniwala ang inukit ng ating mga ninuno gamit ang mga matutulis na bato. Sa ngayon ay nangangon na petroglyphs ay kasama sa World List of Superstone Art ng UNESCO. Nasa listahan din ito ng 100 Most Endangered Sites in the World ng World Monument Watch, isang organisasyon na nakabase sa New York City. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.